our topic ngayon is paano ba makabounce back. Itong topic na to actually, sobrang maraming nahirapan talaga kasi nung panahon ng pandemic. Maraming tao ang pinahirapan ng pandemic, not just financially, but mentally and emotionally as well. Talagang pinahirapan tayo nitong pandemic na to. Kaya importante po itong topic po natin ngayon about how to bounce back. Paano ka makakabalik? Paano ka makaka-recover? Paano mo maisusurvive yung negosyo mong nangihina at papalugi na? The number one thing that you have to do is kailangan mo na nandun ka sa state ng admission. Ibig sabihin, huwag mong simulan doon sa negosyo. Simulan mo doon sa may-ari, which is ikaw yun. Kailangan i-admit mo muna sa sarili mo na ikaw ang responsible kung bakit nagkaganon yung negosyo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganon yung negosyo mo. Even at times of pandemic. Kasi marami namang kagaya mo ang negosyo na nakasurvive sa panahon ng pandemic. Na nag-succeed pa nga sila sa panahon ng pandemic. So why is that ikaw nag-fail? Why is that ikaw nagsasara ng mga branches? Why is that ikaw ay depressed? Ikaw ay tinatamaan ng anxiety? Meaning to say, ikaw din ang responsible dyan. We have to admit first. Bilang may-ari, we have to admit, we have to accept that we are liable kung ano man ang nangyayari sa negosyo natin. Tayo ang responsible dyan. Ang pinakakailangan yung gawin dyan, mamaya, kung yan ang na-experience mo, o kaya bukas, pagising mo sa umaga, align yourself. Talk to yourself. Hindi ho masama yung minsan makipag-usap ka sa sarili mo. Ako, practice ko po yan. Hindi ko naman sinasabing smooth lahat eh. Tuwing may failure, may mga challenges, may mali akong desisyon sa pagninegosyo ko, I talk to myself. Kinakausap ko yung sarili ko. Ano ba yung ginawa kong mali? Saan ba ako dapat? Ano ba dapat yung naging desisyon ko, na sana hindi dapat ganito yung nangyari. So, admission po talaga. Acceptance. Kung kayo nakaka-experience ng mga ganyan, mga trouble sa ano nyo, usually kasi yung ginagawa ng ibang tao, sinisisi sa pandemic. Eh kasi yung pandemic, grabe naman kasi yung ginawa. Pangalawa, sinisisi sa gobyerno. Eh kasi itong gobyerno, panay ang lockdown eh. Pangatlo, sinisisi sa mga kamag-anak. Sinisisi sa lahat. Nandung ka sa mindset na kailangan may sisihin ka sa nangyayari sa buhay mo. In the first place, meron tayong tinatawag na decisions. Decision sa buhay natin. Ibig sabihin, meron kang choice sa buhay mo. Kung ano man yung nangyari sa negosyo mo, pinili mo yan. Ang problema kasi sa'yo, bilang may-ari, nung tinamaan ng pandemic, pumetics ka kasi, hindi ka na nag-adapt, hindi ka na nag-aral, hindi ka na nag-research. O kung nag-research ka man, hindi mo man ginawa, hindi ka nag-execute. O kung nag-execute ka man, hindi ka nakapag-adjust kung ano yung tama, kung ano yung perfect. Nag-give up ka na kagad. Huminto ka kagad. Hindi po pwedeng ganun. Kasi tandaan mo, hindi laro yan. May tauhan ka dyan na umaasa ng sweldo. May anak ka na nag-aantay ng kita. May asawa ka na nag-aantay ng kita galing dyan sa negosyo na yan. Kaya hindi po pwede. Bilang negosyante, dapat talaga yung commitment level mo sobrang taas. And you will do whatever it takes to survive it. Hindi sir, ginawa ko naman lahat. Maniwala ka sa akin, hindi mo ginawa lahat. You have to admit it na ikaw ang may kasalanan. Ganun talaga yan. Masakit na katotohanan pero you have to accept that fact. Second thing na kailangan mong gawin, yung tinatawag natin na adaptation. Ano yung bago? Ano yung click? Ano yung po pwede kong gawin? Ano yung po pwede kong idagdag sa process ko? That is adaptation. Kailangan makapag-adapt ka muna kung ano yung ginagawa ng mga successful na negosyo. May process sila ng delivery. Gawin mo rin. May process sila ng online. Doon sila sa online naghahanap ng customer. Gawin mo din. Kaya nga doon sa isang video natin, okay lang mangopya. Tignan mo yung process, yung effective process na ginagawa nila. Ang hirap kasi sa marami, alam na nga, nakikita na nga nilang effective to, hindi pa nila ginagawa. Nagdadalawang isip pa. So pag may nakita ka kagad, instantly, adapt mo na kagad. Kasi bakit? Tandaan nyo, oras ang kalaban natin. Dahil mas maraming oras ang nasasayang sa atin, mas maraming pera ang nasasayang sa atin. Kaya kailangan, pag may nakita kang pwede mong i-adapt na panibagong sistema na makakapagdagdag ng sales sa'yo, makakapagdagdag ng benta sa negosyo mo, you have to do it fast. You have to decide fast. Kailangan mabilis. Eh, Sir Raymond, paano kung maging effective? Kaya nga, suggestion ko sa iyo ngayon, bilisan mo. Bakit? Para mabilis ka rin makapag-adjust, mabilis mo rin maitama o maitono yung sistema, yung adaptation na gusto mong i-apply sa negosyo mo. Kasi ang negosyo ngayon talaga, you have to be present online. Nandyan ang customer, nandyan ang pera. Kailangan productive tayo. You have to understand it. Ano yung po pwede kong gawin para makarecover? Then you adapt. Mag-aaral ako ulit. The third step that you have to do, once na nakakapag-adapt ka na, act fast. Ibig sabihin, kailangan kong aksyonan ng mabilis, sir, ng as in now na, yes. Bakit? Ang problema po kasi natin, kalaban natin is oras. Kailangan mabilis kang umaksyon. Hindi po pwedeng teteka-teka ka. Hindi po pwedeng mamaya na, hello, pabagsak na nga yung negosyo mo eh. Hello, bankrupt ka na nga eh. Tapos pag-iisip ka pa. Yung iba kasi, tinatamaan ng ano, analysis by paralysis. Sobrang dami nilang iniisip, sobrang dami nilang inaanalisa sa negosyo nila, wala na silang nagawa. So once may nakita,
nakikita ka, sundan mo yung gut feeling mo. Minsan kasi yan ang nakakalimutan ng mga negosyante, yung instinct, yung gut feeling na, uy, parang ito yata yung pinakatamang process sa negosyo ko. Aralin ko ng konti. Pag inaral mo, nakita mong pupwede, bigyan mo ng oras. Testingin mo. Do not be afraid na mag-test. Ang negosyo talagang dumadaan sa trial and error. Kailangan mong mag-test. Hindi po pwedeng hindi mo gagawin, na hindi ka a-action. Kailangan mong gawin eh. You have to act fast. Susunod na kailangan mong gawin is what? Para makarecover po kayo na mabilis, adjust. Kailangan yung inactionan mo, normal na may mga mali dyan, na meron kang dapat itama, na meron kang dapat i-perfect, na meron kang dapat itono. So pag inactionan mo, kailangan you learn how to adjust. Ah, ito, ganito. Ah, ito, ganito. Ah, ito, ganito, 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 ganyan. Adjust. Hanggang sa ma-perfect mo. Hanggang sa mag-fit in siya dun sa negosyo mo. Hanggang sa ma-absorb siya nung negosyo mo. Hanggang sa, yun na, nakuha mo na yung pinaka-perfect na sistema. Ito na, nakaka-recover na ako ulit. Ito na, kumikita na ako pa konti-konti. Ito dito, kailangan tanggalin ko na to. Ito sigurado, pagkiklik na to. Ito sigurado, puputok na to. Yung iba kasi nahihirapan mag-adjust, alam mo kung bakit. Nahihirapan silang mag-adjust doon sa negosyo nila. Bakit? Masyado silang traditional, masyado silang old school. Kung ano yung norms na nakasanayan nila, yun na yun. Pansinin ninyo, kung si SM nga eh, nagkaroon na ng online, nag-adjust. Kung yung mga dating restaurant, wala naman silang delivery, nag-adjust. Kung yung banko nga eh, nag-adjust, may online na rin eh. Kung si Jollibee nga eh, nag-adjust. Ikaw pa kaya na bagong negosyante lang? Kailangan, pag inaksyonan natin, mabilis ka agad. Kailangan focus ka talaga eh. Hindi ka po pwedeng papetiks-petiks, patumpik-tumpik ka. Kailangan focus ka talaga. Laser focus ka eh. Kasi kung focus ka talaga dyan, ma-analyze mo na kagad, eh, ito yung mali, ito yung dapat. And then once you adjust, you analyze the result. Tingnan mo kung ano nangyari. Inanalyze mo na yung resulta. So sa ganon, makikita mo na, and then you go back. Balik ka ulit. Admission. Sige, accept ko, accepted ko, ganito na, ito na, ito na. Madali lang maging successful sa negosyo kung focus ka lang talaga. And then, once you analyze the result, everything is going well, everything is perfect, attract last. Mag-attract ka na. Mangarap ka na. Kailangan may goal. Kailangan driven tayo. Kasi kung hindi tayo driven, kung hindi tayo goal-oriented, what will happen? Walang saysay yung ginagawa natin. Kailangan may challenge. Kailangan lagi mo na surpass yung best result na nagawa mo. Kailangan masurpass mo yun. Kailangan masurpass mo yun. Kailangan masurpass mo yun. For you to actually establish it. Hindi po pwedeng average ka lang. You have to become successful. And for you to become successful, you have to be excellent at all times. You have to be the best at all times. Sir, paano kung hindi ko ma-perfect? Hindi ko naman sinasabing perfect. Eh. You have to be the best. You have to be excellent. Ibigay mo talaga lahat. I mean, walang reservation. Ibigay mo lahat. Bakit? Isang taon lang, dalawang taon lang. Tatlong taon lang. Eh. Yan ang maganda sa pagiging negosyante. Sa maraming tao, hindi posible sa kanila yun. Kailangan nyo maintindihan itong mga sinabi natin. Bakit? Pag naintindihan nyo, nag-gets nyo to, maniwala ka sa akin, hindi mo makakalimutan to. Kasi sigurado ako makakabalik ka. 100%. Basta, sundan nyo lang yan.